Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, nagdaku tayo sa pinaka masalimuot na paksangin patungkol sa Hadhrat Uthman ibn Affan radhiyallahu an, na kung saan ito ang pasimula ng pagbubukas ng pintuan sa pananampalatayang Islam, ng pagkakaroon ng kaguluhan sa mga pananampalatayang Muslim hanggang sa magkaroon ng division na pagkahati-hati ang mga Muslim pagkamatay niya. Until now, after that, patuloy ito hanggang ngayon. So, napakahalaga ng paksang ito, ngunit pinagsumikapan natin na paalalahanan ng aking sarili at inyong mga sarili na kailangan maingat tayo sa pag-aaral patungkol sa mga sahaba, dahil pag nagkamali tayo dito ay maaaring makamit natin ang buot at galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nagpapakupo ako o nagpapakupo tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tulungan niya tayo mapag-ingatan at mapangalagaan ang paksang ito sapagkat napakaselan dito. Okay? So ang paksangin natin ay ang patungkol sa pag-aaral patungkol sa kaguluhan na humantong sa pagpatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, at ng pagkamatay niya, kung ano ang nagiging kahinatnan nito, at nakuha natin ang karunungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa payo niya magaganap na ito sa pagkakaroon ng kaguluhan sa mga Muslim sa panahon ng pagkakalipan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, at sa mga darating pang Muslim, at up to now mangyayari ito hanggang sa magbukas ang mundo. Mangyayari ito, maaaring maudod lamang ito pansamantala pagdating ni Isa alayhis salam, sapagkat ang mga tao ay lahat magmumuslim at magkakaroon ng kapayapaan, at pagkaalis niya muli magbabalik na naman ang mga ganitong uri ng kaguluhan, at marami na namang muli manunumbalik sa kawalang pananampalataya pagkamatay ni Isa alayhis salam. Alhamdulillah. So pinalalaan ko ang aking sarili at inyong sarili, ito ay mula sa paalala ng mga salaf o mga iskolar natin, na huwag niyong ilublog ang pag-aaral ninyo sa mga sahaba, huwag ninyong ilubog ang inyong mga sarili sa pananaliksik sa mga sahaba upang hanapan lamang sila ng kamalian, o kaya naman upang alamin o saliksikin kung bakit ano ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo sila. Ito ay hindi itinatagubilin sa atin, ngunit mayroong kadahilan kung bakit kailangan natin gawin ito, darating ako dito. But ang mahalaga dito, palagi nating isipin na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na lang natin ang kung ano man ang nangyari sa kanila. So alam natin ang mga sahaba, ito ay mga mujtahid. Mga mujtahid meaning they are qualified na magbigay ng mga ijtihada in their own sariling opinion base sa kaalamang natutunan nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then remember this word mujtahid, this is a very very important in this lesson, ang pagkakaroon ng mga mujtahid o ijtihada na qualification ng mga sahaba. Huwag na huwag niyong kalilimutan, they are mujtahid na karapat dapat gantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah. So, iwasan natin ang pag-aaral na ito, na tingnan natin ang kanilang kamalihan o punahin natin sila. No, huwag natin gawin ito upang sila ay tanggihan na tanggihan natin sa pagkakaroon ng kanilang mga karangalan, at ito ay para bang itinulak natin itaboy ang pagsira sa batas o sharia ng pananampalatayang Islam, sapagkat alam natin sila ang may dala ng batas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon ay hawak-hawak natin. Isa sila sa mga nagmalasakit na buhay ng Quran, buhay ng mga hadith, ng mga autentibo, ng mga tabi'in, ng mga sahaba na ito. Kaya naman sila ang dahilan pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng may dala ng katuruan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinarating nila sa atin. Alhamdulillah. Like for example, anong ibig sabihin natin na mag-ingat tayo na baka mapunan natin sila ay magalit ang makamit ang puot at galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Like for example, si Umar ibn Abdulaziz, tinanong siya, sabi ng mga tao sa Siffin, because nagkaroon ng battle of Siffin between Ali and Muawiyah radiyallahu anhuma, tinanong sila dito, Muslim to Muslim ang nagpatayan dito. So sabi ng mga tao sa kanya, Ya Umar, sabi na ibn Abdulaziz, sabi niya, anong masasabi mo tungkol sa patayan sa Siffin? So sabi ni Umar, ito ang pagpapadanak na dugo na pinoprotektahan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hindi niya ibinuhos sa atin. Meaning hindi tayo nakasama doon. Yan ang sagot niya eh. Diba? Ang layo ng sagot niya. Ang layo ng sagot niya doon sa tanong. Pero bandang muli sabi niya, bakit hindi niya talaga ito tinukol na mabuti? Sabi niya, ayaw kong dumisa ng aking dila.
sa pamamagitan niya. Meaning, ayaw ko sumagot kung ano man meron diyang nangyari, ayaw kong tungisan ang aking dila sa bagay na iyan. So sabi ng isa, kaya na natin ang bagay na iyan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tilka umatun kadakalat, laha makasabat, wala kong makasabatong, wala tasaluna ang makano yamanot, sabi ng isa. So sabi niya, may mga bansang, may mga nasyon o mga bansang lumipas na, sila'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang mga ginawa, at kayo tatanggap ng gantimpala ayon sa inyong ginawa, at hindi kayo tatanungin ng Allah kung ano ang kanilang mga ginawa. To limit Allah, to Allah, sabi ng isa sa kanila. So the reason kung bakit bawal nating pag-aralan ang patungkol sa pananaliksik sa mga sahaba, very important to, may nakita rin ito. Sa akida, natakuha ko pa ito. Akida ang isang kapag-respeto, paggalang sa mga sahaba. The reason kung bakit ipinagbabawal ito, dahil yung panaliksik natin na gusto para punain sila, ay dahil baka tayo ay pumuna lamang sa kanila. Pumuna lamang tayo sa kanila, so makagawa tayo ng isang gawain kung saan ay punain ang kanilang mga dignidad o mga dangal na kung saan sila ang maghantong sa atin sa puot at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil makikita mo, ang kanilang ginawa ay hindi mo kayang ipaunawain, hindi mo kayang ipaliwanag. That's why maingat natin ipinapaliwanag to para magkaroon tayo ng knowledge. Hindi pwede itong basta saliksikin lang hindi malalim ang kaalaman. Dahil makikita mo rito, hindi mo kayang sagutin ito kung bakit sila nagpatayan, sila-sila, matatuwid na mga Muslim, matataas na mga sa Ansar at mga Mujahidin, bakit nagkaganon? So hindi mo kayang pag-aralan ito basta-basta maliban sa napag-aralan ito ng napakalalim na pag-aralan. Yan lamang ang purpose natin kung bakit pag-aralan ito at kailangan nating pag-aralan. Unang-una, pag-aaralan natin ito ng walang pagpupuna. Meaning hindi natin sila pupunain. Kung ano man nakikita natin, hindi natin naintindihan dito para bang sa, sa ating mga pandama, ito ay parang mali. Huwag natin silang punayin sapagkat hindi tama ang punayin ang mga sahaba para pakitaan sila ng kamalian at sirain ang kanilang magdignidad at ibaba ang kanilang pagkatao. So meaning kung ang pag-aaral natin ay wala naman sa ganun, walang problema ang pag-aaralan natin sila, even na sa malalim na pag-aaral kailangan natin sa pag-aaralan, dahil one of the reason kailangan natin ipagtanggol ang mga sahaba mula sa mga ginawang aklat ng mga Shia, mga ginawang aklat ng mga iba pang kaaway sa pananampalatayang Islam, upang makapag-encounter kayo ay may pagtanggol natin ang ating mga sahaba laban sa kanila. That's why pag-aaralan natin ito upang ipagtanggol sila, hindi hanapan ng mga kamalian o punain sila upang ibaba ang kanilang mga kabanalan. So that's why walang masama kung ito'y pag-aaralan natin ng napakalalim na pag-aaral tulad ng mga sinunat nila Al-Bakatir at saka si At-Tabari rahimahumullah, kung saan nagsulat sila ng kasaysayan ng mga sahaba na naglalaman talaga ng sa panahon nila na mayroong hindi pagkakaintindihan sa pinaka-detalyadong mga salaysay. Okay? So inshallah. So there's a reason kung bakit ang aklusuna wal jama'a o mga nagaanap ng kaalaman also ay kailangan natin alamin ito, gaya ng sabi ko, para maipagtanggol sila. Mayroon kasing tatlong uri na mga tao lumitaw sa pananampalatayang Islam na gumawa ng aklat. So ito ang uunahin muna natin. May mga tao na kung saan gumawa sila ng aklat ang mga Shia. Ang mga Shia, sila ay gumanap o lumikha ng mga aklat na sinaliksik ang kasaysayan ng mga sahaba sa panahon ng kanilang kaguluhan, lalo na ito sa kanluran, no? Sa kanluran na kung saan ang kasaysayan na ginawa nila ay para ipakita ang mga pagkakamali ng mga sahaba. Nang walang sapat na kahalaman, nang walang pananaliksik. Remember, ito ang mainam. Nang walang sapat na pananaliksik. Meaning, bumasilang sila kung ano yung kaguluhan at saka binigyan nila ng mga interpretation na ito ay pamalihan na ang mga sahaba at mga tabiyan. Pinamalaan na nila at ito naman ang pagkakataon na sinamantala ng mga kaaway ng Islam. So lalong dumami ang kaaway sapagkat itong mga Shia na ito ang pasimula sa kagulong to. Remember, sila ang pasimula sa kaguluhan kay sa mga sahaba kung bakit pinalitaw nilang masasama ang mga sahaba. Walang iba kundi ang mga Shia, sila ang nagpasama sa mga sahaba. So ipinakita nila sa mga sahaba, sa kanilang mga kagulong ito, ipinalabas nila ang mga taong ito'y nawalang takot sa pananampalatayang Islam because of baka muntong pagay. Ipinalitaw nila si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at ang mga sahaba na sila ay nawalan na ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala nung naging masagana na ang mga karangyaan o mga kayamanang pumapasok sa Madina
Nawalan na sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tingin mo sa kanila, anila, sila ay parang walang ginawang mabubuti at sila hindi naging mabuting tao dahil sila ay naging sakim sa makamundong bagay. Basta pumumuno, sabi nila, papatayin nila ang mga tao, makamit lamang ang pamumuno. Ganun, karumalduman ang kanilang mga ulat. Ha? Papatay sila, basta pamumuno, karangian, papatayin nila ng walang katarungan ang kanilang mga kasamang mga Muslim. So ganun silang mag-report. Sinisira nila ang mga sahabat. Actually naman talaga si Utsman ibn Affan, may meron siyang pinagpapapalo, pinagdidisiplina, at pinaalis doon yung ayaw mga sumunod, makinig o sinisiraan na ang pananampalataya Islam ayaw na sumunod. Pinalayas niya sa Madina. At pinalitan nila si Ibn Mas'ud radiyallahu an, isa siya sa pinagpapalo niya hanggang mamatay si Ibn Mas'ud radiyallahu an, ni Utsman ibn Affan radiyallahu an, nung sa kanyang panahon na pagkakalipa. Walang katotohanan ng mga yun. Pero yung mga pinalo niya dinisiplina, tulad ng mga nagiinom ng alak, at saka mga talaga sumusuway na ay nasumunod, pinaalis niya sa Madina. Meron talagang ganun. Yan ay disiplina. So, dadako tayo dyan. So, sinamantala nila yung ginawa ay pagpatay. Pumapatay sila basta ito ay kayamanan, makamundong buhay, pinalabas nila sila ay pumapatay dahil lang sa kapangyarihan at makamundong buhay. Ang pinakamasama sa mga nagpabricate ng mga aklat na ito, tanda niyo itong si Taha Hussein. Si Taha Hussein sa kanyang alkit na Al-Kubra, siya ang pinakamalaking nagbigay ng kalituhan at kaguluhan sa mga sahaba sa kanyang mga ginawang mga aklat. Siya ang taong sinira niya ang mga sahaba, maging ito ay nakarating sa ang epekto nito sa lipunan ng mga kamusliman. Ito ay naging mabisa ang kanyang paghamak sa mga sahaba, at maraming tao ang nakinig at sumunog sa mga aklat na tila baga napakagaling niyang magsulat sa kanyang mga ginawang mga aklat. Kung titignan mo ang aklat ng taong ito, kung pag-aaralan mo, ang katotohanan, inaluhan niya ng kasinungalingan. Ang maliwanag, inaluhan niya ng madilim. So, ganun ang taong ito. Pinaghalo-halo niya ng walang pagsasalisik, walang pagsisiyasat, walang tanong-tanong. So, itong taong ito, ito ang pinakamalaking ginawa niyang pagkakamali. Ang gumawa siya ng kasaysay ng mga sahaba na wala siyang kaalam-alam. At hindi niya sinaliksik ang anumang bagay, kung bakit pinalo niya Utsman ito, kung bakit pinalayas niya sa Madina. Basta ang ito ay pinakita niyang masama ang ginawa ni Utsman ibn Affan radiyallahu anhu sa mga ganyang gawain, at dinagdagan pa nila na siya ay pumapatay para lang makuha ang kayamanan, para lamang ang kapangyarihan manatili sa kanya, ipinalabas na lang ganyan. So may katotohanan, ngunit marami ang mga kasinungalingan ang kanyang mga ginawa, mga aklat na kanilang mga pinagsumikapan, na kung saan inilabas nila na upang sirain, balututin ang isipang Islamikong kasaysayan patungkol sa mga sahaba, tulad ng report ni Al-Kalbi Abu Mahnab. Itong si Al-Kalbi Abu Mahnab, siya ay taga-Kufa. Taga-Kufa ang taong ito, namatay ito in 157 after Hijra. So ito ay panatikong Shia. Siya ay Shia. So panatikong Shia itong taong ito, at nagsulat siya ng maraming buklo, aklat, kabilang ang Ar-Rida, Al-Jamal, As-Siffin, at iba pa. At ang pangalawa na nagsulat sa kanila ay itong si Nasir ibn Masahim Al-Munkari, na kung saan invento rin ang aklat, pinasama niya ang mga sahaba, ginawa niya mababa ang mga sahaba, ginawa niya mga hindi mananampalataya ang mga sahaba. Ito, ang taong ito ay siya'y panatiko din Rafidi, Rafida, o siya din ang taong ito. At siya ay namatay 212 after Hijra, na una sa kanya binanggit ko kanina, 157 after Hijra, at marami din ginawa ang aklat ng taong to para sirain ang mga sahaba. Alhamdulillah. Ngunit, ang mga iba, tulad ni At-Tabari, ginaya niya ang kanilang mga sinulat. Ngunit pinalitaw ni At-Tabari, pinalitaw niya ang mga chain of narration na mahihina ang kanilang ginamit at mga evento. Meaning, nagtanggol si At-Tabari, yung anumang sinulat nila, kung anong sinulat nila masama sa mga sahaba, sinulat ni At-Tabari, at pagkatapos pinakita ni At-Tabari, rahimahullah, na kung saan ang ginamit nila mga gumamit ng chain of narration, hindi kilala, makihina, that's why pinakita At-Tabari, ang kanilang mga aklat ay weak at napakahina at karumaldumal na hindi kapanipaniwala, dahil ang mga taong nag-ulat ay hindi makakilala ang mga taong gumawa. Sila ang nagsumikap, nagmanasakit, nabuuin ang mga aklat na ito ng mga Shia para sirain lamang ang mga sahaba. At actually, nangyari lang ang kanilang mga ginawa ito after the Umayyad dynasty. Umayyad dynasty, after that, doon pa lang nila sinulat yan, hindi nila sinulat sa panahon ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, hindi nila sinulat noong panahon digmaan ni Ali at saka ni Muawiyah radhiyallahu anhu. After the Umayyad dynasty, doon pa lang sila nagsulat, doon na nila inimbento ang mga
nangyari sa panahon na yan, nang walang pagsasaliksik, basta sulat lang ng sulat, basta pasamain lamang ang mga sahaba at gawin nilang hindi mananampalataya ang mga sahaba. That's why ang mga Shia, apat lamang ang obligasyon ng sahaba sa kanilang paniwalaan, tulad ni Abu Dhar al-Ghifari, tulad ni Ali radiyallahu anhu. Apat yan, obligatory sa kanila sa paniwalaan mga sahaba yon. Ngunit maliban doon ang lahat ng sahaba sa kanila ay mga hindi mananampalataya o sila ay tumalikod sa pananampalatayang Islam sa panahon ng pagkamatay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So ito ay mga taong ito nagsulat ng napakaraming aklat, ang mga Rafidis na ito, may mga hadith din silang mga isinulat. Pagkatapos nito, may mga taong mga orientalismo na kung saan ang mga orientalismo ito ay kaaway din ng mananampalatayang Islam, inadapt nila ang kanilang mga pinagagawang mga aklat at ipinakalat pa ito sa mga Islamic country. Ikinalat nito, nagbigay ito ng kalituhan sa mga Muslim dahil sa kulang sa pag-aaral, nagbigay ng kalituhan ng mga aklat na ito. Meaning, ang dalawang ito, ang orientalismo na ito, pumuha lang sila ng mga batayan o analysis nila sa mga baaklat ng Shia upang pasamahin talaga ang pananampalatayang Islam. Meaning, gusto nilang gawin, wasakin ang pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So, nagkaroon pa sa pagpasimula ang mga taong mga Muslim na mahihina sa kaalaman ng pagkakaroon ng duda sa mga sahaba. So meaning, almost mawasak na ang mga Muslim sa paniniwala sa mga sahaba na sila ay hindi talaga mapagkakatiwalaan at talaga silang hindi ay mga Muslim, hindi na sila mga Muslim. That's why pag-aaralan natin ito, ito ang dahilan kung paano natin sasagutin ang mga aklat nila o paano natin ipagtatanggol ang mga sahaba para may balik ang kanilang dignidad at ang kataasan ng kanilang mga karangalan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at mapangalagaan ang mga Muslim na kung saan naduduwag na sa kanilang mga iman o pananampalataya tungkol sa paniniwala sa mga sahaba upang itindig muli ang mga paghihinang ito ng mga kamusliman by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. Then after that, the second person na nagsulat, mga susunod na tao, ang mga contemporary Muslim. Itong mga contemporary Muslim na ito o contemporary yung mga scholar na ito, sila yung titingnan mo ang aklat nila ay very good. Meaning may mga benefits ang aklat nila. Kung titingnan mo ang mga aklat nila, this is useful in general. But ang mali ng mga taong ito, hindi patas ang kanilang pagpapaliwanag sa mga sahaba. Unfair sila pagdating sa pagpapaliwanag sa mga sahaba at mga tabi'in, sapagkat in-interpret nila, i-discuss nila ang mga sahaba o mga tabi'in sa hindi tamang paraan. Ito rin ang ginawa ng mga kontemporaryong mga scholar na ito, tulad ng kung saan nagsulat si Abu al-A'la Maududi, na kung saan ito ay aklat ng Al-Khalifa Wal-Mulk, at saka sinulat ni Sheikh Muhammad Abu Sakra, na kung saan Tariq Al-Uthman Al-Islamiyah, at ganun din si Imam Zaid Ibn Ali. Ang mga aklat na kanilang sinulat ay sumira sa posisyon ng mga sahaba. Kung itingnan mo, may benefit sana. Kaya lang nung i-explain nila ang mga sahaba, ito ang mga sumira sa mga posisyon ng mga sahaba. Meaning, tinulagsanin nila ang mga sahaba o ang mga, like for example, ang mga Umayyad. Ang mga Umayyad, sabi nila, ang mga taong yan, sabi nila, wala na silang mabuting gawa. Meaning, dahil nagkupar sila. Ang mga taong yan ay walang mabuting gawa at walang at ang mga taong yan ay hindi naging matuwid. So sinira nila ganun din ang kanilang mga sinabi sa mga sahaba, meaning inadapt lang nila kung ano ang sinulat ng Shia by analysis sa kanilang pagsusuri at mga conclusion, sinira lang nila ang mga sahaba. Dinampot nila mula sa mga Shia din ang kanilang mga conclusion at mga pagsusuri. That's why ang alos parehas ang kanilang ginawa, ang isa sagtang Shia, tandi sa sinira. Wala maganda. Dito may kapakipakinabang, ngunit ang pagpapaliwanag sa sahaba galing din sa mga Shia. Kaya sabi ko, ang punot dulo ng kagulong ito ay ang mga Shia sa paggawa ng aklat. Pagpapalaganap ngayon kung bakit sinisiraan nila ang mga sahaba, ang punot dulo ay ang mga Shia. Kumokopya lamang ang mga ibang sabihin natin itong mga orientalista o mga sabihin natin mga contemporary scholar, sa kanila sila kumopya at ipinalaganap ito sa mga country, Islamic country. Nagkaroon ngayon ng kalituhan at pagdududa ang maraming mga Muslim. That's why napakahalaga pag-aaralan natin ito in dissipation, hindi para punain ang mga sahaba para tingnan kung bakit, anong dahilan nagkagulo sila, para punain sila, anong pagkakamali nila. No, pag-aaralan natin kung paano sila ipagtatanggal. Ang pangatlong aklat na gumawa, ito ang atin. Sila yung umakatarong ang tao. Alam niyo naman ang matuwid na nananampalataya. Always justice, always parang siyang justice. Makatarungan ang mga taong matutuwid. Ang ginawa nila,
para ipagtanggol ang mga sahaba, ginamit nila ang aljar wal ta'dil. Aljar wal ta'dil yaong isila'y lumaban upang patunayan ang mga criticism o pagpapuna ng mga ginawa nila. Lumaban sila, pinagtanggol nila, nilinaw nila. Yan ang ibig sabihin. Nilinaw nila, okay? Pinatunayan nila na ang aklat na kanilang ginawa ay hindi totoo. Paano natin, paano nila ginawa? Dahil sinaliksik nila ang mga pamamaraan na ginawa ng kanilang mga sinulat kung sino ang nagsalita. Kung ito ba ay authentic o mamawik o dahit. So yun ang kanilang ginawa. Kapag ito ay dahit, sasabihin nila ang totoong nangyari, hindi yun. Kung ito ay fabricated, sasabihin nila kung totoo, kung ano totoo, para makita fabricated to. So ganun ang ginawa nila. Isinaliksik nila ang bawat ulat kung ito ay authentic o hindi ito authentic. Alhamdulillah, ang dahilan upang paglabanan lamang nila ang pagpapalaganap sa paninira nila sa mga sahaba upang ipagtanggol ang mga sahaba radiyallahu anhum mula sa pag-iimbento ng kanilang mga ginawa upang kontrahin ang mga virtue, kausayan ng mga sahabang ito sa panahon ng mga siyang ito at ang mga kontemporaryong mga eskola at mga orientalismo. Sila ang nagmalasakit ang mga taong ito. Sino sila? Unang-una, dito si ang sumulat ay si Dr. Yusuf Al-Es sa kanyang Tariq Al-Dawla Al-Umawiyya, Muhib Al-Din Al-Katib sa Al-Awasim Min Al-Kawasim, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, ganun din, sinulat niya rin yun, at Utsman Ibn Affan. Sadiq Arjun Abdullah Ibn Sabah, sino Abdullah Ibn Sabah? Ito ang founder ng mga Shia. Nandito sa kay Utsman Ibn Affan, radhiyallahu anhu. Abdullah Ibn Sabah, bago ang Shia, ang mga Shia ay Sabaisim, because Abdullah Ibn Sabah. Dahil si Sabaisim, later tinawag silang mga Shia, kasama ito sa nanggulo, o founder ito sa panggugulo sa panahon ni Utsman Ibn Affan, radiyallahu anhu. So gumawa siyang aklat mula kay Abdullah Ibn Sabah, wa atruhu fil ahadat wal fitnah, at ganoon din si Sadar al-Islam by Dr. Sulaiman Ibn Ahmad al-Awdat mula sa Tawqiq Mawakib al-Sahaba fil fitnah, and Muhammad al-Masun Kilawa al-Rashida, Dr. Akram al-Umari Iqbabin at-Tariq, at si Uthman al-Kamis sa Al-Madina al-Nabawiya, Fajar al-Islam wal-Asar al-Rashidi, Dr. Muhammad al-Sharaf, sa komentary ni Muthib al-Din al-Alawasi min al-Kawasim at Muntaka at iba pang aklat na pinag-aralan nila at ginawa nila para ipagtanggol ang mga sahaba. Marami ang nagtanggol sa kanila. Sinaliksik nilang lahat ang aklat. Napakahirap nito. Sinaliksik ang mga ginawang daang-daang aklat ng mga Shia at tinignan kung sinong nagsalita, sino ang nagsalaysay, sinong nag-narrate, who is the chain of narrator, anong panahon nito sinabi, etc., etc. Napakalaking misyon ang kanilang mga ang kanilang ginawa na way kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang aklat na ito na binabasa ang ginawa nila kapaki-pakinabang sa atin, ngayon ay ginagamit natin na pinagsama-sama nila na kung saan naman ay ginamit natin ipagtanggol dito ang mga sahaba. Alhamdulillah. So, itong ginawa nilang ito na suriin, ang ginamit nila ay aljar wal ta'dil, suriin ang mga report nila kung gaano kalakas o kahina ito upang malaman ang kanilang salaysay na walang katotohanan at muli mapanumbalik ang mga iman ng mga Muslim at paniniwala sa mga sahaba na sila ay pinagkakutsabahan ng mga taong ito, mga radicalismo, mga commentary, mga Shia na ito at iba pa nakaaway sa pananampalataya Islam at muli nakisaw-saw-saw ang mga hindi mananampalataya sa bagay nito sapagkat nakapasok sila sa isang pintuan ng pagkakataon para pasamain ng pananampalataya Islam. Itong mga taong ito, mga Shia at iba pa, mga orientalismo at iba pa, nag-enjoy ang mga kufar sa kanilang ginawa sapagkat ang ginawa nila ay naging pabor sa kaaway ng mga Muslim na mga kufar. So, alhamdulillah, ngunit ito ay hindi pinatagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala because hindi ba ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala matumpa ang kanyang reliyon at hindi ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mawasak ang kanyang mga sahaba. Pero paano kung nag-away sila? Hindi ba nawasak yun? Ipaliliwanag ko yun, inshallah. Ito ay maganda para sa kanila at ito ay malaking biyaya sa mga Muslim na iyan. Kahit nagpatayan sila, alhamdulillah, iyan ay napakalaking gantimpala sa kanila na nalasubanta ng but how?
Bagamat sa ayan ng Quran, kapag mayroong, kapag ang isang Muslim, pinatay niya sila niya, ang isang Muslim, ipahayag niyo sa kanya ang perno ng apoy bilang kanyang kaparusahaan. Paano natin ito i-recognize yung pagkakasundo ang ayan na yan laban sa mga nagpatayag sa mga kamuslim sa panahon na noon. Okay? So ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, pag-aralan niyo ang bagay na yan, ang mga sahaba, para ipagtanggol sa sino man ang tutulig sa kanila. Pag-aralan niyo kung sino man ang tutulig sa kanila, depensahan ninyo ng may kaalaman, tamang kaalaman at tamang katarungan. Yun ang depensa, tamang kaalaman at tamang katarungan. Actually, si Imam Dahabi, rahimahullah, ang plano niya noon ay isunugin lahat ang aklat ng mga ginawa ng mga Orientalismo, mga Shia, etc. Sunugin lahat. O kaya naman ang hawak ng mga Muslim, gusto niyang ipaabot na itabi na lamang itago kung ayaw sunugin, itago ang mga aklat na ito. Bakit niya gustong sabihin niyo? Dahil sabi niya, ang lahat ng kanilang sinulat ay puro kasinungalingan. Pinag-aralan din nila. Puro lamang kasinungalingan ang kanilang mga pinagsusulat at mga invento lamang. That's why, walang itong benefits dapat sunugin at itapon para nang sa ganun, ang mga tao ay mag-unite sa pagmamahalan para sa mga sahaba at mawala ang pagdududa sa mga puso ng mga tao ito tungkol sa mga sahaba at yung pag-degrade sa kanila, paghamak, panunuya sa kanila ay maiwasan. Gusto niya talagang ipatapon, ipasunog, ipatago ang mga ito. Ngunit, napaka-imposible na ang gusto niya. Sapagkat katotohanan, marami na ang nakakalat na aklat ng mga ganito ng mga Shia at mga Orientalismo at iba pa na kung saan meron na rin silang printing press. Nakatago pa ang mga ibang bahay na printing press nila para ikalat ang mga aklat na ito. At mahirap ang mga Shia lang natin, may akida silang itago nila ang kanilang katotohanan, magpanggap sila. That is a wajib sa kanila, obligatory sa kanila na magkunwari sila, magpanggap sila, itago nila kanilang pagkasiya para makapasok sila sa iba't ibang mga tao. So meron silang akidang ganun. That's why napakahirap na itong supuin dahil kalat na kalat na ang kanilang aklat. So in this situation, anong mainam natin gawin? Kung ang kanilang mga aklat ay kalat na at wala na tayong magagawa tungkol sa mga bagay na kinalat nilang mga pagkakamali, invento, pamalian ng mga saba, kutsay ng mga saba, punayin saba, ano ang may tutulong natin sa panahon na ngayon? Walang iba kundi pag-aralan nito at ipagtanggol ang mga sahaba, kundi iyan ang maiaambag ng mga Muslim sa pagmamahal niya sa mga tulay na bayani ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga sahaba. Nang sa ganon ay may panumbalik ang pagmamahal ng mga tao saan man dito sa mundong ito, ang pagmamahal nila at paniniwala na ang mga sahaba ay tunay ng mga banal at matutuwid na tao. Alhamdulillah. So in this situation, may mga aklat na ginawa ang mga ito. Kung babasahin natin ang mga aklat na ito, actually kahit konti lang, makikita nyo ang pagsasubuatan ng mga Shia at iba pa na napakamalaking mali ang kanilang ginawa sa mga sahaba. At malalaman natin kung bakit, anong dahilan pinatay si Uthman ibn Affan radiyallahu an, ano ang dahilan, ano kinahihinatnan, ano naging bunga nung patay siya, ano lahat, hanggang ngayon nag-aaway mga Muslim. Ito ang may mga kasalanan, itong ating pag-aaralan kung bakit nagsimula ang gulo kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, at hanggang sa patayin si Uthman ibn Affan, nagkaroon ngayon ng resulta ng pagkakagulo ng mga Muslim. Ang punot dulo lamang ay ang mga taong ito, walang iba kundi si Abdullah ibn Sabah, ang founder ng mga Shia sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. So have to know, nangyayari ito sa mga Muslim dahil sa kaguluhang ibinigay o itinulot ng mga taong ito sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Mayroon pang iba. Mayroon pang iba. Mga Muslim na kulang sa kaalaman na kabilang dito na nagbigay kaguluhan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Bago ko nakuhan yan, nakuhan muna natin ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroong karunungan kung bakit niya sinabi na darating magkakagulo ang mga Muslim. Darating ang panahon, magkakagulo sila ang mga kamusliman. Sa mga ahadith, pag sinabing ahadith, this is a plural of hadith, ahadith, meaning plural, sa mga maraming hadith, meaning, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulahan niya, sinabi niya sa mga kanyang mga kasaaba, ang pagkakatukol, pagkakaroon ng pagkahati-hati ng umma. This is wajib. Mangyayari ito, kadar ito. Hindi pwedeng iwasan ito. Mangyayari at mangyayari ang paghahati ng mga Muslim at sila ay mag-aaway. Mag-aaway ang mga ito. So, at sinabi, at dito, sinabi niya kung ano ang dahilan at ano ang magiging bunga
ng kaguluhang ito. Alam natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming biyaya ang ipinagkaloob ng subantala sa kanila sa pamamagitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag sila nagtatanong, sinasagot sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakaligaya na lang, kakaroon sila ng knowledge at ang mga biyaya pumapasok sa kanila, tuloy-tuloy ang mga biyaya pumapasok sa kanila. Alhamdulillah. One day tinanong nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Rasulullah, magtatapos po ba 'to o mananatili? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Magtatapos siya, sabi niya. Hindi mananatili ang ganyan. Magtatapos siya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kayo ay maghahati-hati, magkakagulo kayo. Ang iba sa inyo ay mayroong mananahimik, ang iba sa inyo ay may tatalikod sa Islam, ang iba sa inyo ay ang buhay niyo ay magiging makamundong bagay, ang iba sa inyo ay magpapatayan, ang iba sa inyo ay lalayo at walang pakialam, darating sa inyo yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at hindi niyo kayang iwasan sapagkat yan ay magiging kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember this word, magiging kadar ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin, kung bakit sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mangyayari ito, hindi maiwasan, para mapagpreparan ng mga sahaba at the time na lumitaw ang pitlang ito, ang gulong ito, kailangan nakaready sila kung ano ang solusyon na kanilang dapat gawin. Kaya naman sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi dahil para takutin sila, kundi maghanda sila na hindi maaaring hindi mangyari ito, maghanda sila na kung saan ano ang kanilang ihaharap na kasagutan sa problemang yan. Ito ay obligado. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, actually, nangako siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi niya lilipulin ang mga Muslim sa kahirapan. At hindi rin mananaig, pangako ng sabata ito, hindi mananaig ang mga hindi Muslim sa laban sa mga Muslim kahit na mapersa pa ang kanilang bansa. Hindi mananaig, pangako yan. Pero hindi ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi maghahati-hati ang mga Muslim. Maghahati-hati ang mga Muslim sa panahon natin ngayon. At sa panahon nila, hanggang sa panahon natin ngayon, ay magaganap ito hanggang sa araw ng paghukom. Kaya yung marunong dito, bago pa man mangyari ito, alam na nila kung paano ito susupo sa sasagutin ang mga ganitong pangyari. Dahil dito ipakikita ano ang dahilan kung bakit ang Muslim mag-aaway at mag-aati sa ganito aramo ang dahilan para ito ay supuin habang hindi pa nangyayari ang bagay na tulad sa panahon na yun, maaari mag-ati pag-away, alam mo na agad ang solusyon. Dahil alam mo, nakikita mo sa harap, ganitong nagulo sa panahon ni Isma, iba na para dahilan, kailangan masumpo na ito. So that is an example, may pattern tayo para hindi mangyari sa umma ang magkawatak-wata o magkaaway-away ang mga Muslim. At aalamin natin ang reason bakit ang mga Muslim ngayon nag-aaway-away at nagkakawatak-wata because of this. Ito ang ating guide, ito ang guide at malalaman natin kung bakit anong dahilan dahil dito. Alhamdulillah. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ang pitna kaguluhan o turmoil, gusto niyang i-prepare ang kanyang umma. Gusto niyang i-prepare ang kanyang umma na maghanda sila sa bagay na darating na turmoil na yan, na hindi maiwasan kung ano ang kanilang isasagot, yung kailangan epektibong dapat nilang gawin. Nakita niyo? Si Muawiyah ibn Ali radiyallahu anhu, nagpatayan sila. Hindi nila napaghandaan basta-basta kung ano ang dapat epektibong kasagutan para hindi umabot ang bagay na iyon sa kanilang mga ginawa. Ngunit dati si Kadari, paliliwanan natin yan, insya'Allah, para maging malinaw, mawala ang inyong mga pag-aalinlangan sa mga pangyayaring yan, insya'Allah. So ang hadith na ito, nagpapaiwatig din tungkol sa magaganap na kaguluhan. Makikita nyo ang mga tao gustong ipakita dito na nasubantala kung bakit mangyayari ito. Ipakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala na maraming tao na akala mo nananampalatayang tunay, makikita mo gumagawa ng obligasyon, but later makikita mo tataob siya. Ipakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala, tataob sila. So meaning like Iblis. Kung makikita mo si Iblis sa panahon niya, napaka-deputante niyang jinn kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nang gumawa ng tao si Allah subhanahu wa ta'ala, lumitaw ang kanyang pagkamahila at arrogante at pagmamataas. Mayroon din ganito sa panahon ni Tsmaniba ng paradalaan na kung saan mangyayari ito, maging sa panahon natin nangyayari ito, makikita mo sila parang matatag na Muslim eh. Magagawa ng kanilang mga ibada. But pagdating isang araw, ay magiging taob ang kanilang mga puso by the will of Allah subhanahu wa ta'ala because anong dahilan? Lack of understanding and knowledge in our religion. Yun ang dahilan. Sa panahon ni Tsman, dumami ang mga lack of knowledge at mga kaalaman, may kaalaman, lack of knowledge and understanding in Islam, dumami yan. So tumaob, marami ang tumaob sa kanila. Naging kalaban, naging kaaway ni Usman ibn Affan radiyallahu anhu, nag-udyok pa sa mga tao na labanan si Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Dumadami ang kalaban ni Usman ibn Affan radiyallahu anhu
lalo na yung mga taong tinabuhin niya sa Madina na ayaw na sumunod, umiinom na ng alak, nagpapakaligaya na lamang. So yun, nagsama-sama din yun sa labas at ang mga tao na sa loob na gustong nagalit na kayo sa Maradalawan, kahit hindi pa sila pinalalayas, lumalayas na, sumasama na doon. So nagkakaroon na ng maraming kakutsaba, pagkukutsabaan kay Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu. Sa una tingin mo, mga debutante, mga nag-iibada bandang huli, makikita mo tumaob ang kanilang mga iman. By way of it na o turmoil, sa kaguluhan, makikita mo ang mga tutumba dito. At makikita mo naman ang mga taong matatatag, sila yung binigyang kaalaman ng nasumantala at pangunawa at tinulungan o ginabayan ng nasumantala na hindi sila tatalikod. Kailan pa man, kahit na anong turmoil o kaguluhan na nangyayari, makikita mo niya sila ay matatag. Number 3, kung bakit sinabi ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang turmoil na magaganap na gustong magaganap ng sumantala at walang makakadlang, ipakikita niya o ilalantad niya ang mga nagsipasok sa Islam sa panahon noon ni Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu o Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu dahil sa pagpasok ng masaganang kayamanan, they embrace Islam because of victory or because of wealth, nag-embrace sila para ilantad na ng sumantala ang mga hipokrito. Meaning, hindi sila totoong nag-embrace. Nag-embrace lang sila because of wealth. Marami na talagang pera, kayamanan. Mga ginto filak sa panahon ni Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu, subhanallah. Ang mga tao noon, hindi na nilang alam kung saan nilalagay ang kanilang mga kayamanan. Mabait si Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu, alam natin. Every time, buwan-buwan, tinatawag niya mga tao, kunin mo saan mo, kunin mo saan mo, kunin mo ang gi, kunin mo ang cheese mo rito, kunin mo ang gatas mo rito. Ang dami niya binibigay sa tao, naging mayaman ang tao sa Madina. One of the reason kung bakit naging salbay ang mga Muslim doon ng lack of knowledge at lack of understanding because of wealth. Naging namuhay sila ng mga hambog. Sinunod na lang nila ang kanilang mga gusto, meaning naging makamundo ang kanilang buhay. Natakuha natin yan kung bakit nagkaroon na ng simulain ng kaguluhan because of wealth. Number one, kayamanan, makamundo. Ang unang dahilan kung bakit nagkagulo sa panahon ni Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu dahil sagana na sagana talaga sa kayamanan dahil marami ng bansa ang naluping nila sa silangan, sa kanluran, etc. etc. Even at China, nakuha na nila yan. Ang dami-daming kayamanan pumasok sa kaban ng Madina na hindi maubos-ubos na ipinamimigay ni Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu sa mga taong yun. Kaya ang mga ibang tao nagsipasok sa Islam upang sa kayamanan lamang. Nagsipasa ng Quran, not for the sake of Allah, for the sake of bayan o sweldo nila kay Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu. Sa ganito, inilantag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga hipokrito nang tumating na ang ganitong mga sitwasyon, lumitaw ang mga hipokrito. Alhamdulillah. Ang bagay na ito, sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaguluhan ay darating sa umma ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning binabalaan niyang tao na huwag kang makisalamuha sa ganito. Meaning, iligtas mo ang iyong sarili dahil ito ay nakatakda, magaganap ito because ang dahilan nga kung bakit na nagkaroon kaguluhan because sa panahon ni Utsman Ibn Affan Radiyallahu Anhu. Up to now, hanggang sa magbukas ang mundo darating ito, pinapaalalahanan niya na ang mga Muslim ay huwag silang makisama sa pagganitong mga laro o ganitong mga klaseng mga paglalaban. Like a games, ginawa nilang laro, huwag kayong ibig sabihin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, huwag kayong makisama sa mga ito. Meaning, sabi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, huwag kayong ma-involve sa martyr na ito, sa mga pagpatayang ito, sapagkat may mga tao kung saan iiwanan na nila ang jihad, iiwanan na nila ang kanilang mga tamang obligasyon, magiging makamundong buhay ang kanilang buhay, at may mga taong gusto nilang makaharap ang kanitong kaguluhan, may mga Muslim naman na ayaw nilang makatagpo ang kaguluhan, at natatakot sila sa parusa ng sumantala. That's why isisig nila ang sarili nila, ilalayo nila sarili nila, iiwas nila sa kanitong kaguluhan. Alhamdulillah. So, yun ang ibig sabihin ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, kung bakit niya sinabi ito, meaning paghandaan nyo, huwag kayong magpapilang sa ganyang kaguluhan, no? Kaya sabi ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sabi niya sa mga ahadid na marfu meaning marfu ahadid, galing ito kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi niya, ang paghahati sa umma, sabi lang ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ito ay magaganap na hindi maiiwasan. So magaganap yan. At hindi maiwasan. Ang mahalaga, sabi niya, alam niyo ang dahilan kung bakit naganap at ano ang naging resulta. Alhamdulillah. In this way, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, bakit niya sinabi na magaganap ito, na magwawatak, mag-aaway-aaway, magpapatayan pa sila, may involve ng mga Muslim-Muslim, para ipakita niya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ang isang pagtitiyak na tagumpay. Pagtitiyak na ikaw ay ligtas. How? Sapagkat hindi maaari na ang isang tao, pag dumating ang panganib, nababalaan mo ng walang paglalarawan. Meaning, pwede bang sabihin mong mayroong halimbawang hukay na nakatakip, sasabihin mo sa tao, mag-ingat ka doon, may patibong. Anong patibong kung walang paglalarawan, kung hindi mo ipaliliwanag?
Ang taong ito ay tiyak din na mapapahamak dahil dadaan siya doon eh. Hindi mo naman sinabi kung anong patibong mayroon doon. Mayroon palang hukay na nakatakip. Dapat ilarawan mo na sabihin mo may hukay doon nakatakip para maiwasan niya. Ngunit kapag hindi mo sinabi ang hukay doon na may patibong may hukay, hindi niya maiwasan. Ito rin ang gusto ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinabi niya ang turban para hindi takutin ng mga sahaba dahil ito hindi maiwasan para nang sa ganon ay maiwasan, ipinaliwanag niya kung ano mayroon magaganap. At hindi lang ipinaliwanag. Ipinakita pa ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ang isang bagay na kapag hindi mo alam ang isang patibong kung ano saan nakalagay o anong patibong ito, magaganap at magaganap ang isang bagay na hindi mo inaasaan na ikaw ay mahulog sa patibong. That's why, ipinahayag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito para hindi mapatibong ang mga Muslim. Makapag-ingat ang mga kamusliman sa ganitong mga bagay na maaaring dumating na hindi nila inaasahan ang isang patibong ay mapatibong ang isang mananampalataya. Alhamdulillah. So in this situation, ipinakita din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pag-aralan nila kung bakit nagkaroon ng gulo. Yan ang importante. Kung bakit nagkaroon ng hati-hati. Yan ang importante dahil ito'y magiging pattern ng mga Muslim pang darating. Aalamin nila sa pangyayaring ito ng mga sahaba na susunod sa mga laat, susunod ng resyon hanggang sa madurugang mundo, ano ang dahilan kung bakit nagkagulo? Ano ang sanhi at ano ang magiging bunga? So kapag alam mo ang kasaysayang ito, makikita mo pa lang sa isang umma natin, like for example, nakita mo na mayroon na nagugulo, alam mo na kung gaano, paano nagugulo dito. Ito na yung dalawang to. Halimbawa, ito yung tatlong to. Oops! Tatawagin nyo na sila. Kakausapin nyo na yan dahil sila ang taong magdudulot ng kaguluhan dahil sa itong referensyang ito. So meaning pattern nito para maiwasan ang kaguluhan at pagkakawatak-watak, darating pa lamang, papatayin na ang sunog na daladala ng mga taong ito. So may nangyayari yan sa mga umma, hindi maiwasan yan. Pero dahil matitinig ang mga namumuno, alam nila ang idudulot ng mga gawa yan dahil may pattern na kung bakit nagkagulo kayo, sa maliban ng paradaan, anong sign niya, anong dahilan, at anong buwagin yung bunga nito, pagkakawatak at pagkakagulo, hanggang mapuntang patayan, nahahadlangan na ng mga namumuno because of this pattern. Ito ang pinakamahalaga, maging pattern o referensya ito sa mga taong Muslim na susunod pang mga henerasyon. And finally, ito ang isang pinakamalakas na prueba na si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Sapagkat ang turmoil nito at paghahati at mismong Muslim nagpatayan, sinabi niya ito na hindi maiwasan, naganap ito at dito napatunayan ng mga tao na hindi pa pumasok sa Islam. Naniniwala silang sugo siya dahil bakit niya alam ang lahat ng mga yaon, accurate ang kanyang hula. Accurate na accurate. Ang mga sahabat, tumaas lalo ang kanilang iman at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam because nangyari nga ito sa kanilang panahon. At marami ding tao na kumbinsi na tutupong Prophet sallallahu alaihi wasallam bakit alam niya lahat ang mangyayari ito kung siya ay pagkaraniwan lamang na tao na hindi tumatanggap ng wahi sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why in this situation, marami sa lugar sa labas, mga Bedouin at non-Arab ang nag-embrace because of that. Non-Arabs, remember, non-Arabs at mga Bedouin sa labas ang nag-embrace because of that. So naniwala sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit wala na siya? Marami ang naniwala sa kanya na siya ay talagang sugo ng dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah, that is some of reason kung bakit sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kailangan na magaganap ang turmoil, anong dapat gawin at anong mga benefits at karunungan dito kung bakit ito magaganap. Now, nakuha natin si Dr. Abdulaziz Zagir Dukhan rahimahullah. Nag-compile siya ng maraming ahadin. Inipon niya patungkol sa kaguluhang ito. At ipinaliwanag niya ang mga ito na ito'y sahih, ito'y daib. Pinag-aralan niya rin sa mga Shia, sa mga Orientalismo at iba pa. Ito'y sahih, ito'y matibay, ito ay weak, mahina, daib, o fabricated, this is a invento. At siya, ang taong ito, ay gumawa siya ng mga konklusyon na maipon niya ang mga hadith. Pinag-aralan niya, even ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit niya sinabi ang mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inipon niya. Alhamdulillah, napakagaling din ang ulo ng taong to, no? Kaligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inipon niya din, nagbigay siya ng mga konklusyon sa maraming hadith na kanyang pag-aaral. Ang unang-unang konklusyon niya, sinabi niya, ang pitna at kaguluhan ay kadar ng Allah. Saan niya ginawa? Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na iyan ay magaganap. Meaning that is kadar. Hindi ito maaring, hindi mangyari. At hindi ito pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi mangyayari. Pinangako niya ang Muslim, hindi sila malulupig ng kaaway. Pangako niya yon. Kahit gano'ng kalakas ang mga hindi Muslim, hindi malulupig ang Muslim. At pinangako niya hindi niya papatayin ang mga Muslim dahil sa utong.
Ngunit hindi niya pinangako kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na hindi mahahati ang umma. That's why sabi niya, kadar ito, hindi maaaring, hindi mangyari saan. Ganun tinasabi ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alhamdulillah. So ito ay takda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panahon nila hanggang sa maging panahon natin. Ito ay mangyayari, ang turmoil na ito. Para bang sabi niyang isang pirasong madilim. Isa itong parang daigdig ng bulag, bingi at pipi, sabi ni Dr. Abdulaziz, rahimahullah. So sabi niya, ang sino man, ito na, nakuha niya sa mga atid to. Pinag-aralan ko rin mga atid kung bakit niya pinagsasabi to. Ang sino man ang maging gahaman sa makamundong buhay, mapapahamak siya. Because sinabi dito ng Prophet Salasan sa kanila na mag-ingat kayo na mapahamal sa inyo ang mundong buhay sapagkat iiwanan nyo ang inyong obligasyon sa Allah at jihad. So sabi niya, ang sino mang magmahal sa dunya, meaning, mapapahamak siya. Yun ang sabi, ha? Okay. At ang sino man sabi niya, ang nagmamahal sa kabilang buhay, magtatagumpay siya. Di ba sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ito? Di ba sinabi niya ito? Kamang nag-jihad, sinasabi niya, ang sino mang magmahal sa mundo, tiyak na mapapahamak kayo. Ang sino mang magmamahal sa kabilang buhay, tiyak na iiwasan ninyo ang paggawa ng mali. At ang sino mang magmahal sa mundo, tiyak na gagawin nyo ang maraming mali. Sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. That's why, itong conclusion na ito, kapag mayroong gulo, because sa makamundong buhay, makamundong bagay, nakikisama ka, nakikilabang ka, masasawi ka. Ngunit kung ikaw ay nakikilaban for the hereafter, like jihad, o pinagtatanggol sa sarili, o umiwas ka sa ganito, iwasan mo nilang dahil mga Muslim sila, so meaning ayaw mo ng gulo, like umarot sa maliban ng paradalan, hindi siya nakipagulo dito, iba na pinapatay siya, wala siya pinarusa, pinabayaan siya, patayin siya. So hindi niya ginawa dahil biling to ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So in this situation, kung gusto niya kabilang buhay, sabi niya, huwag kayo makihalubilo sa buhay na makamundong bagay. Iwasan niyo ang makamundong buhay, kundi piliin niyo ang makamundong buhay. Iwasan niyo makamundong buhay, kundi piliin niyo ang pangkabilang buhay upang kayo ay mag-succeed o magtagumpay. At ganoon din sabi niya, ang bawat isa sa makamundong buhay ay mahihirapan siyang umiwas. Mahihirapan kayong umiwas sa makamundong buhay. Maliban lamang sa mga pinagkalooban ng Allah ng kaalaman. Sinakita niyo kaalaman kung gaano kaalaga? Maliban lamang sa pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at sila ay maging taong banal at maging totoo. Wala silang pakialam sa mundong buhay. Hindi mo sila kayang silawin kahit nakatambak ang kayamanan. Hindi mo sila kayang silawin sa mundong makamundong buhay. Sila ay ang taong gutom palagi para sa kabilang buhay. Hindi nila inahayaang magutom ang kanilang spiritual, mas hinahayaan nilang magutom ang kanilang mga pisikal. Ito ang mga taong ang kanilang nilalayon ay ang gantimpala sa kabilang buhay. In second conclusion, sabi niya, ang hadith na ito ay nagpapakita na ang kaguluhan ng paglalaban ng mga Muslim ay hindi maiiwasan. At walang paraan na maituturing nakakaiba simula sa mga pangyayari na naganap kung saan sa mga bituin ng sahaba naganap ito, so ito ay hindi maiiwasan sa kasaysayan ng Islamic history naganap ito. But ang dapat nating unawahin, sabi niya, kung bakit naganap ito ay ang titamang pagtatakpan nila, ang dapat, bakit nangyari yun? Sabi niya, ang dapat nating alam, ano bang dahilan kung bakit nag-away ang mga Muslim? Yun ang mahalaga nga naman doon. Matutuwid na tao, bakit nangyari yun? Yun ang mahalaga. Instead na pag-aralan mo, punain mo ang mga sahaba, tingnan mo kung bakit nangyari sa kanila yun. Ano ang dahilan nang sa ganun ay hindi mo wala ang pagmamahal mo sa kanila. May mga nabitaw dito na silang may kagagawan, doon ka sa kanila mapupot, hindi sa mga nangyari sa mga sahaba. Actually, dapat kang maawa sa kanila dahil ang mga taong nasa likod nito, sila ang dahilan kung bakit nag-away-away sila. Ito ang dapat mong isumpa itong mga taong mapagkunwari at pag-ipokrito na ito. Silang may dahilan kung bakit ang mga kawawang mga kamusliman ay nag-away-away sa kanilang panahon dahil ang mga ito. That's why sabi niya, ito dapat ang pansinin, punain, hindi mga sahaba kung bakit nag-away, nagkawatak-watak, ano ang dahilan, sino ang dahilan, sino nasa likod nito, yun dapat ang pag-aaralan natin, sabi niya, nang sa ganun manatili ang pagmamahal natin at awa sa mga sahaba na silang nagmalasakit pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sumunod na mga henerasyon. Alhamdulillah, in this situation, sabi niya, kapag tayo, mga kamusliman,
alam natin ang mga bagay na ito kung anong dahilan o sanhi, at pagkatapos darating sa atin, sabi niya, ay kinakailangan, sabi niya, dahil naunawaan na ninyo kung bakit nagawin mong Muslim, nagkawatak-watak, sabi niya, patayin niyo na agad ang apoy kapag dumarating yan. Kapag nakita niyo na ang dahilan kung paano nangyari sa kanila, kung nag-away-away, nagkasalawat siya, because of dahilan ng mga taong ito, at lumitaw sa inyong panahon, generasyon, patayin niyo na, meaning ang apoy, patayin niyo na agad. Meaning, gumawa na kayo ng paraan para hindi na magkawatak-watak ang umma, gawin niyo na agad ang paraan, magtulong-tulong na kayo para patayin, meaning ang kasamaan. Hindi yung papatayin, patayin para magsunog na, bubuhusan ng tubig para mamatay ang sunog o apoy. So, ganun yun. So, it is the same pattern, sabi niya, para maunawahan natin ang mga bagay na nakikita natin para mailigtas ang ating mga umma. Another, itong naganap na turmoil ay habag ng Allah. Ito medyo malalim. Habag ng Allah at kabayaran sa kanilang kasalanan. Oh, paano yun? Nag-away-away, nagpatayan, tapos habag pa at patawad pa ng kasalanan ng Subhanahu wa Ta'ala ang napala nila at nakamit nila. Paano natin paliliwanag? Nagpatayan sa panahon ni Utsman ibn Affan at Muawiyah, Ali radiyallahu an at Muawiyah. Nagpatayan ng mga Muslim, even ng mga malalakas na Ansar at mga Tabi'in at mga Muhajirin, nagpatayan doon, kabilang doon. Okay? Like for example, si Ammar, isa yan sa kabilang doon kay Ali, sa panig ni Ali, radiyallahu an, at namatay siya sa panig ni Ali, radiyallahu an, mga senior, mga sahaba yan. So meaning, paano naging awa at habag at pinatawad pa sila ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala? Number one, pagtatanggol ito. Paano natin sila ipagtatanggol? Number one, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang magaganap na yan ay obligado. Mayroong Muslim na mag-i-involve sa patayan magkabila. Muslim talagang Muslim yan. Yung mga Muslim na yan, yung Muslim na tinutukin, kasi may mga hipokrito rito at mga iba. Yung mga Muslim talaga. At mayroong hindi makikisama, mayroong hindi mag-jijihan, mayroong tatalikot, lilito ang hipokrito. May mga Muslim. Itong pangyayari ito ay sampul ng Allah na hindi pwedeng iwasan. Kung ginamit ka bang sampul ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo maiwasan, may kasalanan ka. Like for example, si Dajjal. Si Dajjal ba, may impyerno ba siya? Sino makapagsasabing mas impyerno si Dajjal, ang kanyang gagawin ay papatayin niya isang Muslim, makikipaglaban siya kay Isa, mga babae tagasunod niya, makikilaban kay Mahdi, makikipaggera siya. Sino may sabing may impyerno si Dajjal? Meron ba? Because may kaber ba siya dito? Dahil kaber dito, kupar na siya? Wala, walang makapagsasabi si Dajjal ay may impyerno. Paano siya kung pagsubok siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Remember si Dajjal, may ikitilap kung ipinanganak o hindi. But malakas ang hindi siya ipinanganak. So kung hindi siya ipinanganak, at kung trabaho ni Dajjal ay isa lamang siyang tanda na susunod kay Allah. Susunod siya kay Allah. Okay? Anong gagawin niya? Hindi siya papasok sa Madina, hindi siya papasok sa Maka. Pagsunod yan eh, papatay siya ng mga Muslim, sasabihin niya, akong Panginoon, ang impyerno para iso, hawak niya, daladala niya sa kanyang likuran. Eh paano kung pagsubok lang siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumunod ba siya kay Allah? Hindi. Sumunod lang siya. So paano mo sasabihin may impyerno siya kung sumunod lang siya kay Allah? Ginawa lang siya sample bagamat masama ang kanyang ginagawa. Kung ito'y kalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumunod lang siya, mapapahamak pa siya. Walang makapagsasabing si Dajjal ay maiimpyerno. Ngunit kung si Dajjal ay malaya siyang makapili ng tama at mali, itong sagot, kung siya ay talagang free will, mananagot siya dahil ang kanyang gagawin ay puro masasama. Alam natin sa mga report na gagawin niya, ang pagiging Diyos, siya ang Panginoon, siya ay gagawa ng talagang malalaking mga pagtatambal kay Allah. Kung ito'y kalayaan na choice niya ito, mananagot siya. Pero paano kung wala siyang kalayaan? Mananagot pa siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumunod lang siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paano itong mga sahabang itong ginawa ng sampul ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang sabi ko kanina, ang isang bagay na babala na may patibong ng walang paglalarawan, hindi mo maiiwasan. Paano kung itong paglalarawan na ito na sa patibong ay makakita kayo ng isang paglalarawan upang maging guide nyo? Ito'y pinakita niya, ginamit niya ang kalugod-lugod niya mga sahaba. Hindi ba niya kailangan patawarin ito? Hindi ba niya dapat gantipalaan ng mga ito? Hindi ba niya dapat nakahabagan ng mga ito dahil ginawa niya sampul ng mga ito? Alalahanin ninyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pababayaan ng Allah na maligaw ang kanyang mga sahaba, sahaba, tabi'in, tabi'in. After the third generation, hindi niya pababayaan maligaw. Okay, kung hindi tayo kumbinsido sa ganitong sagot, number two, ang mga sahaba, they are mujtahid. Meaning, may karapatan silang mag-istihada dahil sila ay maaalam na natutunan na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Istihada, yaong own opinion mo, but nakabasing ito sa aral ng Islam. That is a istihada. And the sahaba, they are mujtahid. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga mujtahid,
kapag sila ay may karapatan, may qualified sila, at kapag nagkamali sila, mayroon pa silang reward. Wala silang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Even na nakapatay sila, dahil yun ang kanilang akala na tama, magkakaroon sila ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mujtahid dito, ang ijtihada ni Muawiyah, one of the ijtihada niya, na kay Ali radhiyallahu an ang pumatay kay Uthman. So kailangan patayin lahat yun. That's why gusto nilang patayin yun. Ayaw ni Ali. Ang gusto ni Ali ay mag-flex muna sila ng baiya kay Ali bago patawan ng kamatayan. So ang ijtihada ni Muawiyah at ang kanyang side, nakapatay sila ng Muslim, ang kisas, ang kamatayan ay dapat igawan. Yes, tanggap ni Ali. But hindi matanggap ni Ali, sino ang mag-uutos ng kamatayan? Hindi siyang namumuno. Si Ali ang namumuno. Kailangan mag-pledge muna bago gawaran ng kamatayan. So may ijtihada silang magkabila. Tama sa panahon nila ang tamat bawat isa. Dahil nakapatay mga ito, dapat silang patayin dahil utos sa Islam. Ang gusto ni Ali, ang may karapatan magdawat, ang namumuno siya, namumuno, mag-pledge sila at papatayin ang mga ito. Ayaw sa kabila, ayaw dito. So papatayin ito ni Muawiyah radiyallahu anhu at kanyang kasamaan. Natutulungan sila ni Ali dahil hindi naman pwedeng hindi tumulong si Ali dahil labag sa mga sa namumuno na hindi sila pledge at papatayin nila. Sino sila? That's why nagkaroon ng patayan at kabuluan because of their istiada. Now dahil mayroon silang istiada and they're qualified na mag-istiada, nagkamali sila. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? May reward pa silang one point. Wala silang kasalanan, mayroon pa silang reward. That's why, hindi natin pwedeng pamalian ng mga sahabat, nagpatayan sila doon sa Quran. Ang sino mang makapatay ng isang Muslim na sinasadya, ipaabot nyo ang parusa ng impyerno ng apoy sa kanila. That's it, sa Quran yun. But hindi katulad ng mga tao may ijtihada na alam nilang tama, ngunit mali pala, may reward pa rin sila. Kung hindi tayo kumbinsido, another answer dito, alalahanin natin, I think dito, makumbinsido tayo, ang mga sahaba ay hindi natin kalibin. Meaning matataas ang level ng mga sahaba. Hindi natin pwedeng i-apply basta-basta ang isang bagay sa atin na i-a-apply mo sa kanila. Like for example, si Atil Ibn Balta'a, ang kanyang ginawa bago sa kupin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Makkah, ipinagkaluno niya ang mga Muslim. Hindi naman yung kagustuhan nito. Na-persa lamang siya, ila ang tagtakumin hunto ka. Na-persa siya dahil ang kanyang pamilya nandun sa Makkah. Walang kamag-anak dahil hindi tagaroon nito. Dati lang kasama ni Utsman ibn Affan radhiyallahu sa Makkah, na nag-embrace siya na iwan doon pamilya niya. So nung gusto sa kupin ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Makkah, nagpadala siya ng sulat sa babae na ipinararating niya sa Quraysh na sasakupin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. Ito ay isang gawaing pagtataksil. Ngunit ito ay hindi gusto ni Atib ibn Balta'a. Laki pag ugnayan lang siya para sa kanyang pamilya na hindi saktan ng kanyang pamilya. Nalaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam because of the wahi. Dahil nagduwa daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magpaalam na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsalakay sa Makkah. That's why pinagalagaan niya. Nakuha nila sulat sa babae. Sabi niya, Atib Mahada, ano to? Sabi niya, Ya Rasulullah, huwag mo akong di agad desisyonan. Ang totoo, hindi ko gusto gawin niya, Rasulullah. Alam mo naman, wala akong kamag-anak doon sa Makkah. Gusto ko lang makatulong doon. Gusto ko lang iparating daan yan para ang aking pamilya yung pangalagaan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, totoo sila sabi niya. Pero ang sabi ni Marbul Qatab radhiyallahu anhu, ano mo akong putulin ko lang, Ya Rasulullah. Dito sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, wa innahu qad shahida badran wama yadrika la'alla Allahu attala'a ila aglil badrin faqala ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Ano sabi niya? Wag. Sapagkat sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinitignan niya ang nakipaglaban sa Badar. At sinasabi ng sumatala, gawin niyo lahat ang gusto niyo. Patatawarin ko kayo. Paano mo ipapantay ang mga sahaba? Gawin niyo lahat ang gusto niyo. Ipatatawarin ko kayo sa inyong kasalanan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gawin niyo na lahat ang mali. Ibig sabihin, dahil nakipagtigmaan kayo sa Badar, patatawarin ko kayo. That's why ang mga taong ito hindi mo pwedeng ipantay sa pangkaraniwang i-apply sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makapatay ng Muslim, sabihin niyo parang sa impyerno mo po sa kanila, hindi mo pwedeng basta ipantay sa kanila because sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong ito, mga sahabang naunang tao, special sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, may mga kataan, may mga level silang mataas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at every time na makagawa ng mali, sabi ng Allah, patatawarin ko kayo, gawin niyo na, sadyain niyo lang gawin ng mali, patatawarin ko kayo, hanggat nasa Islam kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning hanggat nasa Islam sila. Yun ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naka-apply ba sa atin yun? Nagawin mo lahat ng mali, patatawarin ka ng Allah, sa kanila naka-apply yun, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wag umar. Dahil ang habi niya, marahil ang Allah
tinitingnan niya lahat na nakipaglaban sa Badar. At sinasabi ng Allah, gawin niyo na lahat ang mali. Meaning, huwag ka lalabas Islam. Patatawarin ko kayo. So, kung gumawa sila ng mali, sabi na natin, hindi mo matanggap yung istiada, mali sila. Pero nung pangako ng Al-Subhanallah, gawin niyo na lahat ang mali. Patatawarin ko kayo. So, pinatawad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala because ang pagpatayan ay hindi paglabas sa Islam. Walang paglabas sa Islam ang pumapatay ka ng isang Muslim kaya sinasadya, kaya walang kasalanan. Walang paglabas sa Islam sa pagpatay sa isang Muslim. Ito ay hindi paglabas sa Islam. That's why, ang mga sahaba ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang kamatayan, ang kanilang ginawa ay pagpapatawad ang napala na kamit nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa ditong blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong gusto niyang ibigay sa mga sahabang ito ang napaka isang kaligayahang nararamdaman ng tao na hindi mo sukat ang alay kung anong ligaya ang nararamdaman mo. Anong ibig sabihin? Dito ang mga sahaba, nung paalalahanan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bigong-bigo sila. Sila ay alos na ngamba. Siyempre, sino ba naman ang hindi mahuli sa panggamba? Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mahuhulog sa ati-ati, mag-aaway-away kayo, magpapataya kayo. So ang mga taong ito ay nagkaroon ng pagkabalisa. Pagkabalisa, patawad agad ng kasalanan. Sino mang nababalisa, pinatatawad kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Balisa lang yan. At ang taong nababalisa, alam natin, kapag mayroon kang gustong makuha at hindi mo makuha, na alam mo mahirap makuha, pero gusto mong makuha, hindi ka nagiging komportable at balisa ka. I give you example, Bar Berkeley. Gusto mo ng kotse. Gustong-gusto mong kotse. Ngunit sa anumang paraan na isipin mo, hindi mo kayang magkaroon ng kotse. So, bigo ka. Sawi ka. Balisa ka. Nagdarandam ka. But finally, yung kotse binigay sa'yo, anong mararandaman mo? Sobrang ligaya na makamit mo ang hindi mo inasahan. Ganon ang mga sahaba. Alam nila mahihirapan sila. Alam nila para mabibigo sila. But hindi nila pala alam ay ipapalit ng Allah sa mangyayari sa kanila abag at paraiso ng Allah. That's why ang kanilang ligalik, ang kanilang mga kapagatian at lungkot ay kapalit pala ay ligayang hindi nila kayang maramdaman. Nakasurprise ang gantimpala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mangyayaring ito sa kanila. Allahu Akbar. So, ganyan ang mga biyayang ibinigay ng Allah na sila kalugod-lugod sa kanyang mga sahaba, pero ginawa niya yun bilang sample sila na magpatayan sila, ipakita sa tao ang pinakamahalaga kung anong dahilan. Bakit sila nagkawatak-watak? Yun ngayon ang magandang mensahe sa atin bilang umma, pagpatay na ka ako, ang imam nyo, ang amir nyo, patay na kami, mga bata kayo, marami kayo dito. Sana pagdating ng panahon na alam nito at nakikita nyo na na may nagdudulot na ng mga tao na na maaari kayo magulo, pagtulong-tulungan nyo na itong patayin ang apoy para hindi magkagulo ang umma, hindi magkawatak-watak. Mabuhay kayo ng united dito. Unite! Because kapag naka-unite kayo, walang tatalo sa mga Muslim hanggat naka-unite sila. Kaya ang Muslim nabibigo because wala silang united sa buong mundo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung walang pagkakasundo, mula sa hadith ito ng Prophet, kung ang mga Muslim ay walang pagkakasundo at hindi sumusunod, ibibigay ko ang tagumpay laban sa kaaway ninyo. That is the reason kung bakit matatalo Muslim, magagawa lang manalo ng Muslim hanggat united kayo at magkakaroon ng buhay na mapayapa, magkakaroon kayo ng buhay na banal, makakasunod kayo ng gusto sa inyong mga natuntunin, walang puot at walang galit, makararamdam kayo tulad ng mga nauna pa sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Umar, Abu Bakar, in the half of years, 12 years, almost 12 years, as far as I know, 12 years na namuno si Uthman ibn Affan, within 6 years, nananatili ang unite, nananatili ang kapayapaan sa kanila. After 6 years, doon pa lang magsisimula ang kaguluhang ito kay Uthman ibn Affan pagkatapos niyang mamuno in 6 years. Alhamdulillah, tapusin ko lang ito, dahil pagkatapos dako tayo sa susunod, anong dahilan kung bakit nagsimula ang guru. Yan ang importante. At paano ang naging resulta ng gulong ito na hanggang panahon ngayon ay dala-dala natin ang pangyayari ito. Iyon ang maragang mensahe dito. In this hadith, nagpapakita na kung saan ang digmaan ay magsisimula sa silangan. Sa mga hadith, nalilig ko. Bakit? Dahil nagsimula ang digmaan sa Kufa, sa Basra, at yan ang naganap ang Battle of Camel. Sa panahon nito, Ali at saka Muawiyah radiyallahu anhu. Doon sa silangan nagsimula ang digmaan sa mga hadith
ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But si Uthman siya ang dahilan. At anong dahilan kung bakit naman si Uthman pinatay? Diyan nagsimula talaga yan. Sa hadith na sa mga conclusion na ito, may mga taong ibebenta nila ang kanilang reliyon. See? Ibebenta. Hindi kayo pronunciation ito, tatalikod. Ibebenta nila ang kanilang reliyon at gusto nilang maging kapakinabangan lamang sa mundo. Meaning kakapit sila. Nakita niyo sa scribe ni Prophet Charles sa baka, di ba kung tumalikod? Nung makabukas sa baka, naging praise lang siya kasama ni Ali. Kita niyo? Because sa baka mundong buhay. Siya'y manunulat ng Prophet Charles sa lab sa ayan ng Quran, pero tumalikod siya. Why? Because sa baka mundong buhay, naakit siya ng mga Quraysh. But nung masakot muli ang baka, naging praise siya. Pinakiusap siya ni Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. So, merong ibebenta nila ang kanilang reliyon because of makamundong buhay. At sa ganito, ay kukontrolin nila ang sarili nila sa pamamagitan ng pagnanasa sa kanilang mga sarili. Kung anong pagnanasa nila, mga gusto nila, mga whims, desire, ay kanilang mga susundin ang mga ito. Magkakaroon na sila ng kalituhan sa kanilang pananampalataya. Okay? So, in this situation, ang mga tunay namang Muslim, hindi nila ibebenta kanilang reliyon. Sila yung mga taong may tamang alam, may tamang fatlubay, sila yung kahit tumawak sila sa nagbabagang uling o umawak sila sa isang matinik na bagay, hinding-hindi nila bibitawan ang kanilang pananampalataya at hindi mo sila masisilaw sa makamundong buhay. Meaning, maigpit ang hawak nila sa Quran at sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. In this fitna, ipapakita rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na poprotektahan niya ang mga tao na kung saan ang mga Muslim ay hindi mahulog sa pagpapagpapadanak ng mga dugo. Mayroon siyang poprotektahan. Katulad dyan, may hindi lang isama kay Ali Radhiyallahu Anhu, kay Muawiyah. At mayroong taong mamamagitan. Yan ang importante, namamagitan kapag mayroong hindi pagkakasundo. May namamagitan dito. Sabi nila, Ali, Muawiyah, nagpapatayan kayong patuloy. Paano kung mamatay lahat ng Muslim? Sino ang magpapagmamalasahan sa reliyon ng Allah? Natunga nga yung dalawa. Galing na ng tagapamagitan. Nauubos na kayo. Natitira na lang ang mga masasama. Yung matitino, nauubos na. Meaning yung natitira, mga wala ng kwenta. Yung mga kasama niyo pumatay ng mga Muslim. Nasa sa inyong panig, yun na lang matitira. Paanong Islam kung yan ang matitira? Napagkasundo nila, mag-usap para mag-peace. Ngunit ang mga kasama ng mga itong mga, sa kabila ng mga kasama ng mga ito, ay silang dahilan kung bakit nagpatuloy na naman ang digmaan. Dahil sa kagagawa nila, hindi nila matanggap na mag-peace treaty ang mga Muslim, sila ang umimbento ng gulo para magpatay muli ang mga Muslim. Subhanallah. Kita nyo? Sabi lang iba, nakawarits, lumitaw na rito kawarits. Sabi ni Ali, sabi nila, kaya nga nakisama tayo kay Ali dahil alam natin kupar si Muawiyah. At ngayon makikipagkasundo siya kay Muawiyah, di kupar din siya. Kaya kailangan patayin natin siya. That is kawarits, mahilig siya lang gumawa ng sarili na lang interpretasyon patungkol sa hadith at sa Quran. That's why pinagtangka nilang patayin si Ali because pinalitaw nila na siya ay kufar because nakibag, pistrated siya kay Muawiyah radiyallahu anhu. Sila ang nagkagulo pa dyan bago nangyari yun. Alam niyo ang ginawa nila, hindi nila pinayagan. Habang natutulog sila Muawiyah, lumusob sila ang mga kawarits at iba pa mga iporto. At iba pa, lumusob sila ang mga natutulog si Muawiyah, then inabol sila ni Muawiyah dahil may pistrated tapos ginulumos sila. Inabol sila. Pumunta naman kay Ali. Ito naman si Ali, akala niya, inabol yung mga kasama niya, bumasok ulit si Ali. Sila ang may gawa kung bakit nag-away na naman ng mga Muslim. Allahu Akbar. So, ganun ang mga nangyayari. Alam natin dahilan, alam natin ang cause kung bakit sila nag-away. Hindi nila gusto. Pero may mga dahilan kung bakit nag-away sila. Sino? Yung mga nasa likod ng mga pangyayari niyan, sila ang dapat sisihin. Sila ang dapat sisihin ang mga taong yan kung bakit ang mga banal na mga Muslim na ito ay nag-away dahil sa kanilang mga kagagawaan. That's why, mainam sa isang Muslim na alam niya ang mga dahilan, makikita niya palang, oops, brother, hindi maganda yan. Alam nyo bang magdudulot lang ng gulo yan ang pagkakawatak-watak habang maaga pa, tigilan natin yan. Yun, makikita nyo agad may solusyon. Because of this pattern, ginawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala maging kanyang mga sahaba na kung saan mga bayaning tunay, sila ang ginamit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang protektahan niya tayo laban sa pagpapadanak ng dugo, paghihiwalay, pagwawatak-watak at pagkakaroon ng galit at puhot. Diba? Nang sa ganon, ang mga Muslim ay patuloy na mag-unite. Alhamdulillah, alam nyo rin ba sa mga hadith kung bakit nagkaroon ng fitna? Dahil sa makagating mga dila. Ang mga dila ay matatalim pa sa mga espada. Kapag ito ang mga gumawa ng pananalita ay tumatagos,
sa isang puso para sugatan at magbigay ng lason sa isang isip at damdamin ng tao kung bakit magkakaroon ng kaguluhan. Isa rin ito sa pangyayari sa buhay ni Usman ibn Affan at sa panahon ng digmaan kay Ali at Muawiyah radhiyallahu anhuma because ng makakating mga dila. Dila na isang lubid na sandata ni Iblis. Sa ganitong sitwasyon, lilitaw na ang pagkawala ng knowledge. Ha? Hindi lang sa pagwala ng mga eskolar, doon lang lilitaw na mawawala ang kaalaman. Hindi! Sa pamamagitan ng turmoil, kaguluhan, mawawala ng unti-unti ang knowledge. Bakit? Number one, yung mga eskolar mananahimik. Hindi sila makikialam, hindi na magtuturo. Yung kaalaman nila, parang itatabo lang nila, ihihiwalay nila ang sarili nila sa mga kaguluhang ito. So, hindi sila interesado na makisama sa bagay na ito, kaya mananahimik na lamang sila. Ang kaalaman ay magsisimulang mawala. Bakit? Dahil ang mga maalam sa panahon ng digmaan na yaon kay Usman, Muawiyah, and Ali radhiyallahu anhuma, na maraming namamatay na mga maalam. Meaning, nawawala na ng unti-unti ang kaalaman dahil maraming namamatay na mga maaalam sa mga sahaba at natitira. Kaya sabi ko, yung mga walang kwenta ang mga natitira. Yung mga walang kwenta. Bakit natin sila yung walang kwenta? Ay di naman, may kwenta ba yung mga kawarits? Silang dahilan dito, isa din, mga Shia, mga Sabisin, wala namang kwenta yung mga yun eh. So ang natitira ngayon, ang mga walang kwenta tao na natitira, that's why ang mga sahaba ay gusto ng pagkasundo dahil nakita nilang wala nang magpapalaganap at magmamalasakit sa Islam kapag hindi sila tumigil sa pagpapatay. Ngunit gumawa na naman ako sila ng mga ito para pagkaguluhan na naman ng dalawa, sila ang nasa likod ng mga ito. Kaya hindi maiiwasan eh. Kahit na tayo, kapag hindi natin alam ang pattern na ito, hindi natin maiiwasan. So ang dapat mangyari doon, matindi naman kasi ginawa nila, pagpasok natutulog sa talakayin mo, siyempre malay ba naman hindi sila inutos ni Ali. Wala sila, biglaan yun eh, inabol nila, balik kay Ali sa kampo, nakita ni Ali, nilusob sila ng Muawiyah. Pagtatanggol naman ni Ali. Hindi mo maiwasan ng ganun diskarte. Yun ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation mga brother, ito ang mga ilang conclusion niya. Na marami pang conclusion na alos hindi na natin babanggitin sapagkat almost makakatulad na ang mga ito. Sa susunod inshallah, dadakuhan natin ano ang punot dulo ng dahilan kung bakit nagkagulong Muslim, bakit pinatay si Usman, at ano ang naging resulta ng kanyang pagkamatay. Dito na nagsimula ang pinto ang mabuksan sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang pitna ay darating at hindi nyo maiwasan, dito darating ito. Kayo'y mag-aaway, mahahati, at may involve sa inyo na bawat Muslim na magpapatayan, mayroong lalayo, may tatalikod, lilitaw ang hipokrito, mayroong iiwas, ihiwalay ang kanilang sarili, ngunit mayroong ding mamamagitan. At ito'y nangyari lahat sa panahon na yaon, at bilang pagpapatunay ito ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na siya ay tunay na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad da'awati alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.